Magandang araw mga boss, welcome back sa ating channel. Ngayon ay isishare ko naman sa inyo kung paano ako gumagawa ng chamber. Yung haba pala ng chamber natin mga boss ay 8 cm pa rin. Wala pa tayong binago. Gaya pa rin ang dati. Yung lapad naman ng dahil wala po tayong steel plate mga boss ay flat bar po yung ginamit natin, 1.5 inches by 3/16. So tatlo po yan, pinagdikit lang natin. Kapag mag-cutting tayo ng ganito mga boss ay huwag kayong gagamit ng bagong cutting disc. Dapat yung medyo purpun na. So kailangan po nating i-grind po ito mga boss para pumasok talaga sa butas para saktong-sakto. At ito mga boss, nag-grind ko na po yan. At gagamit lang po tayo ng magnet para panghawak para hindi po siya malaglag. Bali, sinabay-sabay ko na yung 5 mga boss para naman tuloy-tuloy na yung ating trabaho. At ngayon mga boss ay ituturo ko naman sa inyo ang pinagbabawal na technique kung paano magbutas ng ganito kung wala po tayong pangbutas. So ganito lang po kumuha ng sentro mga boss. Sa mga baguhan dyan mga boss, alam ko na mahirap talagang kumuha ng sentro ng circle kapag hindi mo alam yung technique. So ganito lang yung isang paraan mga boss, madali lang. So yan, kuha na po kagad yung ating sentro. Kung square po kasi mga kung square mga boss, madali lang kunin yung sentro, pero kapag bilog po siya, medyo mahirap kung hindi mo alam. So para lang doon sa mga hindi marunong, yung mga baguhan na gumagawa mga boss. So ngayon mga boss ay ito yung gamit ko dati. Inong katagalan ay hindi na siya tumatalab. So ngayon gagawa po tayo ng paraan para kahit na wala tayong ganun ay makakabutas pa rin tayo. So gagamit tayo ng pinaka maliit na yung pudpud na cutting disc na po mga boss. Huwag po tayong gagamit ng bago kasi malaki pa kasi yun. So ganito lang po. At magpapalit lang po tayo ng cutting disc na mas malaki konti para kasi hindi na tumatalab yun, sobrang liit na kasi yun. So cuttingin lang natin. So hindi natin na perfect mga boss, na medyo maluwag, pero okay na rin. So at least
nabutas natin ng maganda. So ito mga boss ang ating burner. 7 cm po yung haba niya. Tapos may marking po tayo dyan. Bali 2 cm yung distansya sa ibabaw at saka baba. So pareha lang po sila mga boss. Sa gitna naman ang pagitan ay 3 cm. So ang butas natin dyan mga boss ay gagawin nating 2 mm kasi dati 1.5 lang. So susubukan natin yung 2 mm. So yung ginawa nating marking mga boss, itong poly tape. So hinati na natin yan sa 8 butas. So yan na lang po yung gagamitin nating marker. At shout out nga pala kay Sir Romeo Pido. Siya yung nag-suggest sa atin na palakyan yung ating butas. Na gumagawa rin po siya ng kalan sa Dubai. So shout out sa iyo, Sir. At ito mga boss, bubutasan muna natin 'to bago natin takpan dito sa itaas. Kasi minsan kasi pag na-welding ng mga boss ay lumulutong yung metal. So minsan mahirap butasan. So ang ginagawa ko, binubutasan ko muna bago ako mag-welding. At yan mga boss, tapos na pong nabutasan yan. Bali, 8 sa ibabaw, 8 din sa ilalim. So yan yung bago nating design. So yan mga boss, medyo maluwag yung ating butas. Yan naman yung ating takip. Lagyan po natin ng tubig mga boss para makita natin kung may leaking ba yung ating hinang. So far wala naman mga boss. So, okay po yung ating welding. Yan, wala pong tagas. So ilalagay na natin yung daanan ng hangin. Bali square tube po yan mga boss na 1.5 1 in 1/4 yata yan. Kasi mas malaki sa uno eh.
Saka maganda mga boss kasi makapal. Hindi tayo mahirapan sa pag-welding. At ngayon maglalagay po tayo ng marking mga boss sa ating bubutasan. Bali, shampoo yung butas dyan kasi may isa sa gitna. Ang ibubutas natin dyan ay 1.5. So, yung sa iba bang mga boss ay 2mm po yun. So, dyan naman ay 1.5 lang. Para mas pino po yung magiging apoy. At yan mga boss, yung ating butas. Napakaliit lang ng 1.5 talaga, kaya ang hirap ibutas yung... Kaya pinix muna natin bago tayo magbutas kasi pag gumagalaw kasi mga boss ay mababali yung drill bit. Sa mga hindi pa pala nakapanood ng kung paano ginawa yung takip mga boss, pakipanood na lang po sa aking channel. Kasi hindi ko na po ipapakita ngayon dito yan. So ngayon mga boss, testing na natin yung ating ginawang chamber or burner. So used oil po yung ating gagamitin kasi yan po yung kadalasan na ginagamit ng ating mga customer. So, bali, temporary lang po yung takip mga boss. Hindi pa yun tapos. Kasi, testing na muna tayo. A few minutes later... A few moments later. A few minutes later.